Isa sa madalas na nararanasang sakit sa tiyan ng mga tao ay ang diarrhea o pagtatae, lalo na kapag nakakain ng panis na pagkain o nakainom ng maduming tubig. Ang pagtatae ay paraan ng ating katawan para alisin ang mikrobyo na pumasok dito. Ang ilan sa mga sintomas ng diarrhea ay ang madalas na pagdumi, pananakit ng tiyan, panghihina at dehydration. Bukod sa mga gamot na mabibili sa butika, may mga halamang gamot na maaaring gamitin upang magamot ang nararanasang diarrhea o pagtatae. Ang ilan sa mga halamang gamot na kadalasang ginagamit sa panggagamot ay ang mga sumusunod. Balat ng orange. Ang balat ng orange ay siksik sa antioxidants at vitamin C. Ganito lang ang dapat gawin sa balat ng orange. Kunin ang balat ng orange, hugasan ito ng maigi para masiguradong maalis ang bakas ng pesticide. Ilagay ito sa 3 tasa ng tubig. Hayaan itong lumamig, at kapag malamig na, lagyan ng asukal bago inumin. Inumin ito ng ilang beses kada araw hanggang sa mawala ang pagtatae. Tanglad. Ang tanglad o lemongrass ay isang mabisang halamang gamot at lunas sa pagtatae. Ganito lamang ang dapat gawin. Maglaga ng 2-4 na puno ng tanglad sa 2-4 na baso ng tubig. Magdagdag ng 1 kutsaritang asukal at 1 piraso ng diniklik na luya. Para sa matatanda, uminom ng 1 tasa nito 3 beses kada araw at tuwing ikaw ay dudumi ng matubig. Para naman sa mga bata, painumin sila ng 1/2 tasa nito 3 beses kada araw at tuwing siya ay magbabawas. Bayabas. Ang dahon ng bayabas ay may antibacterial agent. Marami itong napapagaling na mga sugat, pabilang na ang sugat sa bituka, kapag labis na ang pagtatae. Pagpakulo lang ng 10 dahon ng bayabas sa 2 basong tubig. Inumin ito 1 beses sa 1 araw. Makahiya. Ayon sa isang pag-aaral, lumalabas na ang nakukuhang sustansya na makukuha sa dahon ng makahiya ay mabisang gamot sa pagtatae. Magpakulo lang ng 1 tasang dahon ng makahiya sa 2 basong tubig. Inumin ito 1 beses kada araw. Sabaw ng niyog o buko. Kapag nakaramdam ng mga sintomas ng pagtatae, huwag kumain ng kahit na ano sa loob ng 4 oras. Sa halip, uminom ng sabaw ng niyog o buko para hindi matuloy ang pag-infect ng bakterya na maaaring mauwi sa pagtatae o diarrhea. Luya. Ang luya ay kilalang antibiotic at nakakatulong para maibsan ang pananakit sa tiyan na dala ng pagtatae. Gumawa ng salabat sa pamamagitan ng paglaga ng 1 pulgadang diniklik na luya. Inumin ito ng 2-3 beses kada araw. Pwede rin ngunyain ang luya at lunukin ang katas nito ng dahan-dahan. Saging. Ang saging ay sagana sa potassium at fiber na nakakatulong para mawala ang pagtatae. Ang pectin na nasa saging ay isang uri ng soluble fiber na humihigop sa tubig na nasa bituka na dahilan ng pagtigas ng dumi. Ang potassium din na taglay ng saging ay nagsasaayos ng anumang problema sa electrolytes sa tiyan. Kaya naman, makakatulong ang pagkain ng saging para maibsan ang nararanasang diarrhea. Asin at asukal. Ang pagkain ng asin at asukal ay kahanga-hanga at madali ang lunas sa pagtatae. Ang asin at asukal ay nakakapagpanauli ng mga electrolytes sa katawan at kaya nitong gamutin ang mga sintomas ng pagtatae. Kumain lang ng 1 kutsarita ng asukal at haluan ito ng kaunting asin. Pwede mo rin itong ihalo sa tubig para mas mabilis itong maabsorb ng ating katawan. Gawin ito ng 2 beses sa 1 araw. Kung ikaw ay may diarrhea, napakahalaga na ibalik mo ang mga nawawalang tubig at electrolytes sa iyong katawan. Uminom ng maraming malinis na tubig upang maiwasan ang dehydration. Pwede ka rin uminom ng mga sports drinks upang maibalik ang electrolytes na nawala sa iyong katawan. Kumain ng mga pagkain na may probiotics. Ang mga pagkain na may probiotics ay may good bacteria na nakakatulong para pagalingin ang daluyan ng pagkain.
Ito ay makakatulong na maibalik sa normal ang pag-andar ng iyong gastrointestinal system. Ang mga halimbawa ng pagkain na may probiotic ay ang yogurt, pickles, green olive, cheese, at dark chocolate. Narito naman ang mga pagkain na dapat mong iwasan. Mga mamamantika at matatabang pagkain. Mga madadahon na gulay. Mga maanghang na pagkain. Alak. Kape at tsaa. Maging ang gatas ay dapat mong iwasan para hindi lumala ang nararanasang diarrhea.